po. Guys, uwi ako kasi bawal pala ang mag-short. Kasi naka-short lang ako. Guys, naka-short ako. Bawal daw magpasok. Sasakay na lang ako, guys. Uwi. Tapos babalik. Diyos ko. Babalik ulit ako. Yan ang musipi. Diyos ko, babalik ako ulit. Kaya naghanap talaga ako ngayong araw na to, guys, para na magkaroon ng certificate kasi kailangan yung may QR code. Ay, sabi natapos na to, guys, at mag-isam na ako na to para pag-proceed na ako sa mga certificate ko. Ay, balik ta, guys. Tadaa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 a
Guys, tignan niyo. Andito ako sa mic. Guys, andito po ako sa Cornita Astrodome. Chanadan! Ako nang... Guys, naku Diyos ko, nang problema ko sa cert, birth, sa back cert ko. Guys, nang problema ako sa back cert ko. Diyos ko.
wala pala, hindi pala kumukuha yung may QR code nang dahil dalawang lugar yung pinag-unuhan ko sa vaccine, yung first dose sa Bukidnon. Tsaka yung second dose dito sa may Manila sa Pasay. Ang hirap pala pag magdalawang lugar ka sa vaccination. Thank you.
medical dito. Ewan kung pwede ba yun. Tapos, basta yun lang daw kailangan. Tapos yung PCR CTS na gano'n 32 hours. Tapos, pagdating ko daw doon sa airport ng Kuwait, susundayin daw ko lang lang doon. Paano ngayon? At doon daw kung mag-medical na. Hindi daw dito. Para daw less ng gastos. Sana nga, kung gano'n, sana nga na gano'n. Kasi wala na kong babayaran na placement fee, tsaka medical. Pero parang impossible guys, na nagkaganon. Ang dami, wala namang medical na yung ano. Kasi sabi na mga kasamahan ko dun sa Kuwait, sa Salomon. Ate, huwag kang papayag na Kuwait ka na visit visa. Dahil, 3 months lang yung expired ng visit visa. Baka doon hindi maasikaso. At, just to be honest, ayaw ko nang maranasan yung dati kong sitwasyon na sa airport ko, 6 years na difference na wala kong papel, yung maranasan na yung pagpa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 pag